Ay, magandang hapon, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Oh, sensya na ako kahapon, talagang wala akong nabasang comment, mga comments nyo, no? Kasi ho, punta ako ospital. Pero anyway, maganda na yung apo ko, no? Nagka-interest lang ho ako rito, no? Magbigay ho tayo ng reaksyon. Mamaya magkukulab tayo, tatapusin ko lang to. Sandali lang ito. Ibigay lang tayo ng reaksyon dito. No? May 15,000 views, 8 hours ago ho ito. ATC serye ng pagpatay sa Negros Oriental basehan sa pagbansag kay Tevez na terorista, no? Ang ano natin, mga chief. Oriental 3rd District Representative Anopo Tevez Jr. sa bansag na terorista ng Anti-Terrorism Council. Ang Anti-Money Laundering Council naman ipina-freeze na ang mga ari-arian ng kongresista. Darito ang unang balita ni Sandra Aguinaldo at Ivan Mayrina. Ang pagpaslang kay Governor Ruel Degamo at siyam na iba pa sa loob ng kanya mismong bakuran noong Marso, isa lang daw sa serya ng mga magkakaugnay umanong patayan sa Negros Oriental. Ito ang basehan ng Anti-Terrorism Council para bansagan bilang terorista ang itinuturong mastermind na si Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arnie Tevez Jr. The evidence gathered by the ATC compels us not to treat the killings, abuses, and the acquisition of high-powered firearms and explosives as independent and isolated crimes because these acts are not committed just to cause injury to people or to grab property. These violent acts were motivated by the underlying objectives to intimidate the residents of Negros Oriental. Serye ng pagpatay sa Negros Oriental basehan ng pagbansag kay Representative Arnie Tevez bilang terorista. Oh, tuloy. Using his position in government to thoroughly control the province through fear and intimidation. Binansagan ding terorista ang kapatid ni Tevez sa si dating Negros Oriental Governor Pride Henry Tevez at labing isa pa nakasama umano sa operasyon at recruitment na tinawag nilang Tevez Terrorist Group. We, the ATC, have found probable cause to warrant these designations covering offenses related to committing terrorism, planning, training, preparing, and facilitating terrorist acts, recruitment and membership in a terrorist organization, as well as providing material support to terrorists. Dahil wala pang kaso na isasampal laban kay Tevez, wala pang warrant of arrest na inilalat. Di ba kaso yung ano? May probable cause na bilang isa siyang terorista? Gulo, no? Kasasabi lang niya, we have found probable cause, o ganito-ganito, o tapos biglang wala pa rin kasong na isasampa. Eh, bakit nagkaroon ng probable cause? Hindi ba pag terorista, dapat inaaresto? No, mga chief? Hirap kasi na natin, hindi naman tayo abogado, no? Bas, laban sa kanya, wala mong basehan para arestuhin. May kakabit pa rin mabigat na epekto. Wala raw basehan para arestuhin si Tevez. Eh sabi niyo, terorista, may probable cause. Sa lahat ni Baya, mga Rocky Warriors, mag-ano nga ho kayo, baka mas magaling kayo na magbigay ng komentaryo rito o reaksyon. May probable cause para dineklara nila si Tevez at yung kapatid niya na terorista at labing isa pa, no? Pero walang basihan at wala pa raw silang naisasampang kaso, kaya hindi pa siya pwedeng umaresto. Gulo. Parang ano. Halat ni, magulo pa sa bulbul yun. Wala mang basihan para arestuhin. May kakabit pa rin mabigat na epekto ang bansag na terorista. Upon the designation of an individual or organization, it is ministerial upon the part of the Anti-Money Laundering Council to issue an ex parte order to freeze without delay the assets. Dati na itinanggi ng kongresista na may kinalaman siya sa pagpatay. Bumarap sa media sa pamamagitan ng video conferencing si Congressman Tevez. Yan. Natutuwa talaga ako dito. Parang ano lang eh, no? Parang ang kaso niya ano, jaywalking. Oh. Sabi niya, hindi siya terorista at wala siyang grupong naghahasik ng terorismo. There's no such thing as a Tevez terror group. Stupido ka, magiging magte-terrorize ka ng tao kung magpapapili ka pag-eleksyon. Kaugnay naman sa posibleng pag-freeze sa kanyang mga assets.
dapat bumili sila ng malaking freezer, baka hindi magkasya. Loko-loko talaga araw-araw. Joke lang. Joke lang. Joke lang. Wala naman po akong ano eh. Ang kapatid naman yan si dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves, nagulat daw sa terrorist tag sa kanya, lalo't isa siya sa nasugatan sa Batasan bombing noong 2007. Bakit ako magiging terorista kung biktima ako ng terrorism? Mm-hmm. Di ba? Oo. I was a victim of, a terrorist activity then. Mm-hmm. And it almost cost me my life. Itinanggi naman ng ilan sa mga iba pang kasama sa listahan ang bansag sa kanilang terorista. Wala raw silang ginawa na maituturing na acts of terrorism. Ikinatuwa naman ng misis ni De Gamo ang hakbang ng ATC. The acts that they have been doing in our province is really that of ayon sa magkapatid na Teves, pinag-aaralan ng kanilang mga abogado ang kanilang magiging legal na hakbang. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo. Nakakatawa, di ba, mga chief? Ha? Anong klaseng ano to? No? Ang kaso po ni Henry Teves, masakir. Nakakatawa, pero masakir ho ng gobernador bilang mastermind ng gobernador. Ah, at saka yung mga minasakir nga ho yung gobernador eh. Negros Occidental ba yun? Oriental, oo. Pero pinagtatawanan lang ni Henry Teves, o. At sabi nga ni Calvo, ay ni Calvo, ni Henry Teves, alam ko na, sabi niya, nagagawin nila ito sa akin para maipit ako. Pipris niyo yung asset ko. Hindi naman ako kahapon lang pinanganak, sabi ni Teves. Dating alam niya na eh. Oh, dating alam niya na. Ganong katalino si Calvo, ay si Calvo, si Teves. Oh. Pinagtatawanan lang niya, no? Masakir. Mastermind, ha? Oh. Tsaka yung mga abogado nila, Portun, Tibay, no? Ang kalaban, no? Gobyerno, ha? Gobyerno. Department of Justice, ha? Parang kay Bantag din, ganun lang din, no? Yun nga, ang nakakaano lang, ewan ko kung mali, ha? Nakakapagtaka, wala pa raw sa kasong na isasampa. Diniklara niya na terorista eh. Kaya wala raw basihan para siya arestuin. Sabi niyo may probable cause na terorista to eh. Marami pa kayo inexplain. Kaya kayo dumating sa isang desisyon na ideklara si Teves at saka yung kanyang kapatid at 11 others na mga terorista. Teves terrorist group. Oh. Hindi pa ba sapat yan? Na, ano, kala ko ba pag terorista eh? Ha? Asa may NTFL kak? Anak ng kamote yun. Ano ba klase ito? Makaka-apekto ho yan, His Excellency. Baka pag yan eh, kalat na kalat sa buong mundo yan eh. Oh, masakir, yung kinaakusang akusado eh, pinagtatawa na lang yung krimeng masakir ng isang gobernador. Ay, malaki epekto niya, na wala nang papasok na ano nito. Pag ito, investor, wala na matatakot ah. Eh kung itong gobernador at nagminasakir eh, eto lang oh, pagtatawa na lang oh. Oh. Hindi mauli. Wala oh. Mga chief, pahirap ng pahirap ang buhay. Pahirap ng pahirap ang buhay. At kadugtong po niyan eh, ano eh. Palala po ang kriminalidad diyan. Sana huwag mangyari nung lalo nung panahon ng Pinglacson, yung mga kuratong baliling. Nakapokus po ako nun doon. Natawa ako nung pinagpapatay yung kuratong baliling. Si Louie Beltran pa, komenterista nun. Oh, magaling si Louie Beltran. Oo. Mantakin mo ha, yung, siguro lahat kayo, mga, hindi, baka hindi niya natandaan. Yun ang kuratong baliling, yun ang pumapasok sa mga bangko, sa loob, sa ano, tanghalin tapat, ganyan. Oo. Wala pong nahuhuli. Meron pa yung martilyo gang. Oo. Papasok sa mall. Sana mag-ingat. Mag-ingat, lalo po yung mga bangko, mga kung ano-anong establishmento dyan. Hindi umalayo yan eh, sa tindi ng hirap.
Mas mahirap, pinakamahirap po itong gobyernong to eh. Oh, magmula ho to sa gobyerno ni Digong hanggang ngayon. Malala ho talaga ba? Mantaki mong utang yan eh, ba't di magiging malala? Trillion-trillion. Oo. Itong budget na parating, 5 trillion mahigit ang magiging budget itong 2024. Saan kunin yan? No? Trillion o, trillion ang pinag-uusapan. Oo. Napanood niyo po ba yung kila Atty. Enzo? Kung gaano karaming empleyado na pinausweldo ni Juan de la Cruz na salary grade 31, 20, daan-daang libo po ang sweldo. Sa dami. Patay tayo dyan. Samantalang ang daming naghihirap. Pork barrel, kada kongresista. Mga chief. Wala na ho to. Yun yung sinasabing Maharlika Pan. Wala hong nagsasabing ano eh. Hindi nga ako alam pa paano ininegosyo yan eh. Oo. Sino hong paghahawakin ng 500 billion na yan? Oo. Sino magpapatakbo niyan? Gaano karaming tao ang magiging driver niyang 500 billion na yan para kumita yan ha? Oo. Eh bago pa kumita yan eh, aabunuhan na to sa mga taong sisweldohan niyan eh para magpatakbo niyan eh. Oo. Napakasimple ho talaga kasi niyan. Yan ho, tinatawag na simpleng hold up. Wala. Totoo. Wala no. Dasal. Wala. Palala ho talaga ng palala ito. Wala na. Ang galing ho nung ano, Attorney Claire. Yung babae. Ang galing, magaling. Oh. Ang liwanag, magpaliwanag. Oh. Nakasubscribe po ba kayo doon? Attorney Claire Castro. Galing, magaling siya. Oh. Alos lahat naman. La Christian Esguera, gagaling. Sila Vlogcaster, ang gagaling nila, di ba? Attorney Enzo Recto, lahat na. Mga nasa side ng tama. Oh. Eh, pero yun nga, wala pong oposisyon tumitindig eh. Na matibay-tibay, wala. Yun ho, malungkot. Hmm. Ang i-vlog po natin eh yung nakaraan, hindi po yung kagabi, no? Yung naging vlog ko kagabi tungkol sa aking mabait na hipag, no? Pero salamat po sa mga naging comment nyo. Halos iisa naman na hindi kayo makapaniwala kung gaano kaswapang yung animal, no? Oo. Ito po yung ano, yung comment nyo po do sa 84% ng mga mamamayang Pilipino ay naniniwala na yung survey ng Police Asia na ang korupsyon sa gobyerno ay 84%. Eh para sa akin nga kulang. Oh. Ito si ano, Belinda Magtangob, shout out ah. Sabi niya oh. Ako po hindi sa ako po hindi na survey pero dagdag ako dyan sa 84% na nababahala simula pa sa pamumuno ni Duterte at naging talamak ang korupsyon lalo na at pinalaya ni Duterte ang mga may kaso na plunder at ngayon namamayagpag. Totoo yan, my friend. Ah. Ano po ito eh, friend ni ano to eh, ni friend Amy Bingson. Oo. Kalati Baya, shout out ah. Shout out Miss Adelita Belarmino. You are the best, sabi ni Kalat ni Baya. Oo. Shout out ah Miss Adelita Belarmino. Friend ni Kalat ni Baya yan. Kalat ni Baya ulit oh. Good evening, Karaoke. Ano nang kaululan yan, Aber? Fight corruption may ass pang nalalaman. Paano lalabanan ang korupsyon? Ang gobyerno na isa mismo itong factory ng korupsyon, mga ungas. Galit na naman si Kalat.
Shout out, Miss Akira Milos. Ingat, sweetie, sabi ni kalahat niya. Friend, Becha Alintag. Kababayan ba yung kalahat ni si Becha? Oo. George Vergara, shout out, ha. Kalahat ni ulit, oh. Pag-asa. Sa tanong kung may pag-asa ba ang Pilipinas, ang simpleng sagot sa tanong na yan ay dumadagungdong na wala. Forever nang nakabaon sa kahirapan at katangahan ang mga Pilipino, ang Pilipinas at mga Pilipino, sabi niya. Hanggang dyan na lang kayo, mga ungas. Kedit. Ay, kalahat ni ka. Rolando Cruz, shout out, ha. Huwag na mag-impok sa bangko, kukurakutin lang yan. Ah, yan, tama ka dyan. Tsaka nakakatakot, totoo. Kung nung panahon ni Ping Lacson, nagkaroon niya ng mga kuratong baliling. Bangko, pinapasok. Oo, bangko. Babalik ko tayo dyan sa kuratong, ha? No, mga boss, ha? Wala akong nahuli. Kasi, pagdating yung pulis, pang-exit dito, anong pulis dito parating? Kaya hindi nila aabutan. Oo. Tapos yung mga martilyo gang, o papasok sa mall, mamartilyohin yung mga jewelry store, kukunin yung ano. Puro sila mga ex-convict, eh. Oo. Ang ginamit, no? Ngayon, nung binira yun, siguro sabi nung pinuno nila, ha? Sinundo sila ng ban doon sa kanilang hideout. Sinundo sila ng ban. Umaatras pa lang yung ban na ganyan, niratrat na sila. At ang idiniklara, shoot out. Hindi rub out, ah. Wala akong wala. Sabi nga ni Kaluwi Beltran noong mga panahon na yun. Diniklara nga raw na shoot out. Sabi ni Kaluwi, napaka-asintado pala ng ating mga kapulisan na shoot out. Ang tama nung mga miyembro ng Kuratong Baliling, sa pagitan ng dalawang mata saka sa dibdib, puro fatal. Wala akong na-recover doon sa mga ninakaw nun. Wala, basta ko diniklara, ubus na ang miyembro ng Kuratong Baliling. Tapos na doon. Siguro sabi ng pinuno nila, kasi yan, mandaan na kayo dyan, magpaparty-party na tayo. Malaki pong pera yon, malaki, hindi basta pera yon. Bangko ho ang pinapasok. Malaking pera talaga yun. Walang ano, basta ang nadeklara, tapos na ika ang Kuratong Baliling. Ganun lang. Noon pa ho yun, ngayon malala po, ah, baka lahat. Ewa, sana wag. Ha? Orgy Castaneda, shout out, ah. Sabi niya, mas grabe kay Digong, bulgar yun. Mas grabe kay Digong, bulgar yun. Sa bagay, maaga pa, isang taon pa lang ang sumasabit ni ang First Lady at kapatid niya. Ferdinand San Juan, sabi, shout out, sabi niya. Good evening po, Carox. Kahit walang survey, ramdam at kitang-kita naman talaga ang karapalang korupsyon sa ating bayan. Dapat lang na magising. Magising na o mamulat na ang mata ng mamayang Pilipino. Korupsyon, sanhi ng kahirapan ng mamayan. Dasal, God bless. Silva Nucela. Shout out. Welcome to the club, Silva Nucela. Ha? Awit na lang tayo ng Magnanakaw by Asin. Oh, patay tayo dyan. Ray Piñaranda, shout out, ha. Karoke. Lalong lalala ang korupsyon sa ating bansa. Eminana ni BBM sa dating administrasyon, yung umupo si BBM, yung illegal na sugal, ginawang legal. Kaya lalong lumala ang korupsyon dahil wala yan ngayon, minana ni BBM. Alam mo, Karoke, kung walang sugal, magagaya ni BBM si Pinoy, uunlad ang ating bansa. Wala, eh. Ha? Malaki kita sa sugal, eh. Sila yata ang bangka, eh. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox. Tama ang obserbasyon mo, 84% ay maliit. Maliit nga. Umpisa
sa president pababa, puro may tama. Totoo. Galing nito. Rol Villanueva ulit ito. Wala nang lalabanan na corrupt dahil lahat ay corrupt. Tama. Galing talaga ng mga friend ko. Rol Villanueva ulit. Dapat na nga na mag-resign si Boeing Remulla. Wala namang accomplishment ito. Meron pala isa lang yung kaso ng anak niya, speedy trial. Wala. Ikaw naman, Raul. Wala naman kasi yung walang kabagay-bagay. PIDEA lang naman ang nagsampa ng kaso sa kanya. Ano ba naman kay sa Department of Justice yung PIDEA? Huh? Mirna Regalado, shout out ah. Adoracion Dimaranan, shout out. Dolor Garcia, shout out mga friend ha. Sabi ni friend Mirna, oh. Good PM, Sir Rox. Big no sa mga tanong mo. Li Chang, shout out Li Chang ha. Payag ako sa joint military exercise ng China sa Pilipinas. Basta pagboxingin si Duterte at Junior tapos US ang referee. Galing mo ah. Sumagot si 3JCO po. Aba, genius ka pala, Miss Li Chang. Gusto ko yan. Hala, ipromote na yan. Li Chang ulit oh. Pwede niyong kasuhan si Grace ng falsification ng public documents. Siguradong makukulong siya dyan. Kung hatian sa mana, pwedeng mediation at ipag-uutos lang ng maghahatian sa specific properties. Oh, dumaan na dyan, friend. Talagang ginagahaman niya. Dalawang beses na kami nag-mediation eh. Pero simple lang eh. Pinatawag sa barangay eh. Bakit hindi siya sumipot 3 times eh. Okay. Pero don't worry mga friend. Sana lumambot yan. Oo, dahil kademonyo yung ginagawa niya mga boss. Hindi kaya ng ordinaryong nilikha yung ginagawa niya kasalanan mga boss. Oo. Nakamkamin niya lahat ang ari-arian ng kanyang mga magulang. Siyam silang anak. Ang hirap kong isipin. Oo. Al Olalia, shout out ha. Nagpahayag si BBM na hindi na daw niya hahabulin ang katiwalian ng nakaraang administrasyon. Na alam naman nating sobrang talamak na. Ano pa asahan natin ngayon na ang nakaupong leader ay lumaki din sa nakaw? Pwera pa yung mga political dynasties na ang intention din ay sumandok sa kaban. Yung Maharlika Investment Fund na yan, wala ring walang magandang kahantungan yan. Pinagsama-sama na pondo dyan sa mahat na madali nilang nakawin sa legal na paraan. Totoo yan. Hindi naman ekonomista ang leader natin. Kahit di na mag-survey, mas lalong korupsyon. Magandang araw, Sir Rox. Ingat, gladness in your family. Salamat, Al Olalia. Ang gagaling talaga nyo, mga boss eh. Mo, sayang ito kung hindi ko babasahin, oh. Ito yung hindi ko nabasa kahapon, oh. Pero tignan mo, sayang talaga. Loretta Mercado, welcome to the club. Kailangan pa bang pag-isipan yan? Simple ha, di ba? Ramon Valencia, shout out. Welcome to the club, Ramon. Bossing, kaya siguro hindi makatanggi si Kuting ay takot baka ibuko sila ng nagdaang butuhan sa eleksyon. Hindi siguro, Ramon. Kasi kung ibubuko nila, hindi lang naman siya ng daya eh. O 31 saka 32 million, ibig sabihin makakuha si Sara ng 32 million, wala naman siyang ginawa. Ano ba ginawa ni Sara para makakuha siya ng 32 million? Huh? Yari na yun. Oo, kaya nga nung lumabas si Digong, gusto ko bago ako bumabas sa pwesto, makakita ako ng malinis na halalan. Ha? Huh? Subukan ninyo mandaya, padalang ko kayo ng pulis, paaresto ko kayo. Doon, nagulo na ako doon. Sabi ko, patay ito, wala na. Doon ako nagsasalita ng medyo matitindi. Mas madali pa sa kabayo ang pumasok sa butas ng karayong kaysa may manalong oposisyon. Kaysa, oh, di ba? Yan ang nangyari. Oh, si Duterte, galing talaga poker face niya, no? Poker face siya, no? Kala mo, ang taming naulol niyan, tao na yan, sa totoo lang. Oo. Ewan ko kung anong bertud, kung anong meron niyan, ano? Oo, grabe. Ibinaon niya yung bansa sa utang. Mantaki mong grabe yung mga boss.
mula nung inutang ni Emilio Aguinaldo hanggang sa panahon ni Pinoy, kaano katagal yan? 20 taon pang umupo si Marcos Sr. Hindi, hanggang sa natapos, 5 trilyon lang mahigit ang nautang. Kasama na yung inutang ni Marcos doon. Pagdating kay Digong, 13 trilyon inabot. Hanggang ngayon, sikat pa rin. Ganun ba? Anong klaseng? Diyos ko. Tuloy na ito. Biruin mo si Boy Sile, number 1. Samantalang 8 diretso, magagaling, walang nakalusot. Dito yung parada ng dito yung parada ng Piglawan. Gumawa ng traffic pero pero yung pulangaw, nilangaw. Totoo. Ito. Ronggiliano Music Vlog. Welcome to the club. Ho, wala sa kanila yan. Yung utang ng mga Marcos ang dapat surbihin. Nakabalik na sa pwesto. Ano pa ang aasahan natin? Totoo yan, Ron Giliano Music Vlog. Ano yan? Wala na talaga. Ano gagawin? Pag hindi gumalaw ang tunay na may-ari nitong kumpanyang Republika ng Pilipinas na ang mamamayang Pilipino at pinanood lang yung mga tinatawag nating public servant na magnakaw na magnakaw na magnakaw sa kaba ng bayan, ubos. Pati ipis. Ha? Reynaldo Gonzalez rito. Alam niyo, Sir Rox, ito si Junior, mahina pakiramdam. Ano ba purpose niya sa kung bakit siya biyahe ng biyahe, di ba? Investment. E sa nakikita nating investment, ayan na harapan. Harapan niya, tutuklawin na siya yung mga nagastos sa biyahe-biyahe. E isang investment na sa dami ng nagastos sa kaba ng bayan. Pasasaan ka pa naman, mahigit isang taon pa lang yung nakaupo, 6 na taon pa siya sa pwesto. Totoo. Talagang ubos to, ubos. Oo. Moody Muma, shout out ha. Hi sir, good evening. Bakit ngayon sinabi niya, bakit ngayon sinabi yan, Paul Asia? Bakit ng panahon ni Dutae, mas malala ang nakawan? Bakit ng si BBM na nakaupo, makaupo, maraming nakawan? Lahat na yan, puro nakawan ang nasa gobyerno. Totoo naman yan. June 1392, shout out. Good AM, Carox. Iisa lang, ulitin ko, isa lang ang solusyon sa lahat ng problema ng Pilipinas, korupsyon. Pag ito nasugpo, tapos ang problema ng Pilipinas. Ang tanong, June, kailan, paano? How di ka Arabaw, ha, di ba? June 360, my friend, shout out, ha? June Lagon po yun, oo. Isang pastor na nag-aral, oo. Yung iba, nagiging pastor, hahawak lang ng Biblia, pastor na sila. Ewan ko mga boss, sa ating mga Katoliko, bago ka maging pare, 10 taon kang mag-aaral at hindi ka pwede mag-asawa. Kasal ka na kay Kristo. Pero itong mga pastor na ito, hindi malaman. Kagaya ito si Kibulok. Anong kademonyohan niyang nandito sa Pilipinas ngayon? Grabe. Nakakapanindig balahibo mga boss. Sky Marcantel, Sky Makantan, shout out ha. Bakit di nyo itanong sa troll? Baka di nila alam yan. Di nila malulutas siya kasi kuting lang sa siya talo ng tigre ng Bisaya. Tigre ba? Agila? June 1392 ulit to. Carox, sagot ko lang sa sinabi mo na dapat 90% at hindi 84% ang survey laban sa korupsyon. Sa akin, Carox, 150%. Sobra. Sky Makantan ulit. Ano, Pulse Asia? Itanong nyo sa Malacanang nang malaman ninyo anong concern. Budol tayo dyan. Maniwala kayo. Totoo, di ba ako niniwala sa Pulse Asia na yan? Ha? Johnny Bigot, shout out. Gandang gabi, Carox. Mahirap masugpo ang korupsyon sa Pilipinas dahil ang mismong namumuno ay korup din. Tsaka ang hirap kasi yung mga taong korup sa gobyerno at may mga kaso na sa pagnanakaw
ay nakakabalik pa rin sa pwesto dahil ginagamit nila yung perang ninakaw nila para bumili ng boto. Totoo yan. Eh, wala eh. Eh, kita, ang Diyos ko. Jane L, oh, samagot si Jane L. Sabi niya, oh. Shout out, Jane L, ha. Oo, mahirap, pero possible. Kung si Lenny ay didinaya, kung si Lenny ay dinadaya, kaya niyang supuin kahit man lang 50% ang korupsyon. Paunti-unti lang ng Lenny administration. Kaso China, Digong, Arroyo, Marcos at iba pang mga sani puwersa, ganong kalakas si Lenny na manalo, kaya ang komolek ang susi. Totoo. Sumagot si Lee Chang. Tama, ang 84% ng Pilipinong naniniwala na kurap ang mga namumuno, while yung natitirang 16% ay mga taga-gobyerno at allies ng mga magnanakaw. Totoo yan. Yun. Masusog po kaya ang katiwalian sa gobyerno? Eh, sila mismo ang kurap. Nagpapasasa. Walang nakakasuhan. Walang nakukulong. Si Roderick Paulati nga, na convicted na ng graft, eh hindi naman kinulong. Ano kaya yun? Lahat absuelto? Ang mga plunderer? Ang mga nakakulong lang? Ang mga kasong walang kwenta? Pangkaraniwang tao? Totoo yan, Lee Chang, ha? Sky Makantan ulit, oh. Bakit mo isasama mo ang China? Eh di lahat ng secret makukuha ng mga Chekwa. Sira lang ang naniniwala sa China. Totoo yan. Sino ba naniniwala sa China? O si Digong. Di ba si Digong? Ibig mo sabihin, sira si Digong. Sky Makantan. Sky Makantan ulit. Kasi parang stamp pad lang ang Kongreso. At ang nakaisip niyan, military exercise traitor sa Pinas. Totoo. Elizabeth Iscario. Good evening, Sir Rox. Mabuti naman at dumami na ata ang naniniwala na kurap ang gobyernong ito. Ngayon, nakurap ang gobyernong ito ngayon. Dapat nung nakaraan pa na si Duterte administration, isama na din dahil mas maraming nanakaw ang mga nakaupo nung nakaraang pandemic. Pero nakasuhan ba sila? Ganyan ang sistema ngayon. Puro hearing lang, pero walang effect naman. Di ba, Sir Rock? Totoo yan. Lugi ang gobyerno sa mga hearing na yan. Totoo. Kuryente, pagkain ng mga nandoon na sa Senado, Kongreso, lahat yan. Sigurado, masasarap ang pinapakain dyan. Di ba, mga boss? Wala namang ginawa, kundi magbangaya. Wala namang ano, Ebon. Kawawa talaga ito. Bukas naman tayo. Tundayin pa ito eh. Librado Ludovico. Shout out, Librado. Blessed morning po, Karoke. Watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless, stay safe and healthy. Corruption ay talamak sa gobyerno. Walang aasahan. Lahat ng sangay, mga kurap, kongreso, mga sinatong, naku po, wala nang aasahan. Lunod na lunod na ang bansang Pilipinas sa kuko ng mga mandarambong. Kailan pa kayo matotodas po eh? Galit. Tagal pa siguro eh, masamanda mo mga yan eh. Elizabeth Iscario. Ewan ko, Sir Rox, kung may pag-asa pa nga ang bansang ito. At halos lahat ng mga sangay ng gobyernong ito kurap na din. Lalo pang mga nakaupo ngayon, walang pakialam kung pagbagsak man ang bansang ito. Basta ang iniisip muna nitong BBM pumasyal ng pumasyal at ikutin ang buong mundo para kuno makakuha daw ng investment dito. Wow ha? Makakakuha kaya eh, di naman tanga ang mga yan. Akala niya kasi tanga niya ang mga yan. Galit si Elizabeth. Rachel Isguera, shout out ha. Good evening. Librado Ludovico ulit to. Sasagot na po ako, Sir Rox. Ha? Sasagot na po ako, Ka Rox. Si Boyeng Rimulya, 100%, walang kakayahan sa DOJ. Si Katok Gado naman, bayad lang yan ni Boyeng Iwe sa kanya. Doon naman sa paglipad-lipad niya, talagang hilong pinuno ng bansa ang mag-iimbes sa Pilipinas. Sa mga pulangaw at mga tanga, ang titigas ng mga ulo ninyo, hindi kayo welcome sa Rocky Avenue. Shout out to all Rocky Warriors and subscriber. Mabuhay. Alam nyo kasi, kung hindi ko buburahin itong mga mangmang na to,
ng mga tanga na to, mga kampo ni Satanas na pumapasok dito, mapapaaway kayo eh. Siguradong sasagutin ninyo sila, di ba? O, di, mapapaaway lang kayo. Makakasira lang sa pag-uusap natin yung mga demonyo, o, di ba? O, di, pag nakita kong pangit eh, burayin ko na agad, o, para wala na kayong sasagutin. Eh, imposible. Sinasagot nyo kasi, kaya pupunta yun, nakikipag-away yung mga demonyo. Oo, eh, huwag na. Sherby Sapeda, my friend. Shout out, ah, Tia Deli. Christian Sen, July 7, Alcantara. Ines, shout out sa inyo, mga Tia Deli's Angel, ha? Sabi ni Tia Deli. Tia Deli, umabati po ng isang rumaragasang magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid sa Rocky Warriors. Sir Rox, what would you expect about people's reaction since day one po? Most people are not happy already with the result and outcome of the election. They were given a chance po, but sadly, they failed po. As what a lot of people observe and says, then what you hear is puro palpak na appointee pa. Totoo. Kaya all I can say po is, I'm sorry. Di nyo kasi pinagbuti. Pagkakataon sinayang, nawawala ang mga nagwawala ang marami, magising sa Maharlika. Sobra ang pagsisisi. Nabudol at pinaasa, minahal daw ng marami. Siya ang isinisigaw. Di lang daw siya pulburon. Kuting din siya ng norte. Ngayon, puro batikos inaabot ni kompare. Wala kasing inatupag, puro na lang pagbiyabiyahe. Pag-unlad po ng bansa, ay di niya po priority. Ah. Pag-unlad po ng kansa, ay di niya po priority. Budget daw, naubos na. Pambayad lang sa pamasahe. Daming natutuwa, mga friends, na inililibre. Totoo ah. Mapapasa na all ka na lang. Sana kasama din kami. No regret, no sorry. Lahat ng mga friends super happy. Nag-i-enjoy, nawiwili, trip-trip lang daw. Going out of the country. Bagsak man daw ang rating, super enjoy naman kami, ha? Wag na raw epal, di naman 'yan importante. That's all folks. Tangi ko pong masasabi, mag-good night lang po bago po umatake. Stressful na feeling, di makakabuti. Sama ko na lang loob, idaan. Sama ng loob, idaan na lang sa kamote. Kabagan man po yung Tia Deli, takbo lang po sa banyo. And nothing to worry. Sorry mga friends, itong inyong Tia Deli, wala pong magagawa. Just trying to be funny. Di naman po good vibes. Ako po'y nagsosorry. Good night po, Sir Rox. And to everybody, hanggang sa muli po, tulad ng dati, Tia Deli signing off. Wala pong alindog at wala ding beauty. Visit. Ah, wala. Ikaw naman. Sa bagay, si Maharlico, puro alindog si Maharlico. Di ba, friend Tia Deli, ha? Ana Mercado, shout out, ha? Good evening, Karox. Lahat ng national local government 100% corrupt. Meron akong na-encounter nung President Pinoy, yung entourage niya, namin, they provide their own board and lodging. They said because our country economy at that time is bad. Shame, sana totoo. Totoo yan. Arnulfo, si Diego, shout out. Sa tingin ko 101% dapat si Rox. Totoo, kulang, di ba? Hindi, sabi naman ni Lichang, yung 16%, yun yung mga kasama niya. Okay, yung 84%, yun yung mga taong bayan. Oh, ganun, pwede. Dami nila, eh, diba? David Alwin Mendoza, shoutout. Good evening, Karox, at sa mga Rocky Warriors. Number one concern ni BBM, ang korupsyon. Tatwa-tawa siya. Ha? Hiramin ko lang po ulit yung favorite place nyo, Karox, Okinawa, Japan. Alam nyo, no? May mga problema ako. Pero totoo. Alam ni Lord kung saan niya ako nilagay. Oh, totoo. Oo,
Kung hindi dahil dyan sa walang yan si Igre Chingsay, wala ako dito. Totoo yan. Hindi nga ako marunong neto eh. Oo, totoo. Oo. Oo, walang biro. Oo. Tuloy-tuloy natin itong kay David. Ah, maipapahuli ba niyan karamihan sa mga kamag-anakan niya at mga kronis nila? Hindi pa ba nagsasawa ang mga Pilipino sa mga pangako niya na laging napapako? Ah, alam ko na po. Ang ibig sabihin, pangarap niya lang na malipol ang korupsyon sa bansa. O, totoo, di ba? Ang pangarap niyo ay pangarap ko. Ikaw talaga, David, eh. Yun. Ha? Jane L, tawa na agad. Bakit? Ah, pogi ka pa rin kahit may eye bag. Hayaan mo yung eye bag na yan. Ay, Jane. Jane ulit, oh. Sir Rox, huwag na tayong umasa na magkakaroon ng resulta ang mga drug na nahuli. Mga laptop, parmali at lahat ng yan. Hanggang andyan si Diggs, Marcos Arroyo, kontrolado nila ang Pinas. Totoo yan, Jane, ha? Ah, Jane ulit, oh. Sir Rox, kalma ka lang, ha? Pag nag-vlog ka about your sister-in-law, ha? I want to see you poised and calm. Ate ka, sa isang banda, sige, banatan mo si Rox ang hitad na yan. Alam mo talaga kayo mga boss. Ibang klase ito, ibang klase. Wala, siguro, ang ratio ng klase nitong as kapatid ng asawa ko, siguro, mga 1:1,000. Sa kasopangan, ha, sa 1,000 swapang, pwede mong ilagay ito sa number 1. Kasi sarili niyang kapatid, eh. Ang ginawa niya ng kahayupan. Not once, ha, hindi lang isa. Tatlo sila yan. Oo. Hindi lang asawa ko, eh. May dalawa pa, oo. Oo. Yung iba naman, mga boss, eh nakaasa sa kanila na pag siya'y nawala, sa kanila ay pamamana. Kaya yung mga hunghang, nakatahimik lang sila. Oh, anyway, nakikinabang naman sila eh. O, ganun. Marlin King, shout out. Good morning, Karox. Hindi na pinag-iisipan niyan joint military drill. Sa ngayon pa lang, inagaw na at tinraidor na tayo sa West Philippine Sea sa panamigay ni Dutae na traidor, corrupt, inutil, kampo ni Satanas. Ay, Mr. Ecstasy Kang, aka Kuting, gamitin mo naman kukote mo kung meron pang nalman. Kung meron pa naman, shame on you. Galit ka naman, Marlin King. Ah, galit ka kay His Ecstasy Excellency, ha? Di kaya kinikilabutan to pagka tinatawag siya na His Excellency. Woo! Lord! Guramosa Saraboska, shout out, ah. Marilo Pabian, shout out, ah. Good morning po, Kuya Rox. Tila nga po pinagsama-sama silang lahat sa administrasyong ito. Nakakalungkot na tila manhid at bulag sila sa kalagayan ng mga Pilipino. Ingat po palagi. God bless always. God bless, Marilu. Ha? Reynaldo Gonzalez, shout out, ha? Sabi niya, kahit kailan hindi na magpapalabas ng survey, ha? Kahit kailan hindi na magpalabas ng survey at alaan ng percent-percent, malalaman ka kalaanan, korupsyon, pati naman yung survey-survey na yan, malalapas sa korupsyon. Daig nila ang nagkukondisyon ng isipan ng mga tao para maluklok ang mga bulok at kurakot na mamumuno sa ating bansa. Para sa akin, ang sinabi ni Bloodcaster, nakakabahala hindi lang si Rox, nakakapanlumo na at parang virus kung ang mga tanga. Ang sabi nyo, si Rox, tanganisim virus. Ang nakawan naman, nakawanisim virus. Patay tayo dyan.
3JC ko ulit, oh. Sir Rox, yung interaction natin dito sa vlog mo, nakakagaan ng nakakagaan din talaga ng loob. Sa totoo lang, watching your vlog, it helps me to cope up with stress sa buhay. Tawa-tawa ka naman kasi. Yung bang araw-araw, at least we have something to look forward to your vlog. Nakaka-entertain din naman. Parte ka na ng araw-araw na yung buhay. O salamat ha, Jane L. Ha. Tawa-tawa. Pati si Ka Enzo, araw-araw ko rin pinapanood. Walang kamalay-malay si Ka Enzo na ang dami rin namin niyang napapasaya sa mga tawa niya. Isa na ako doon. Oo, oh, ako natatawa ako sa tawa niya. Totoo. Simpleng-simpleng tumawa eh, di ba? 3JC ko pa ulit. Sir Rox? Ano? Sir Rox, tapalan mo ng 1,000 pesos yung iBag mong yan. Visit. At mahiga ka lang sa sopa. Garantisadong garantisado yan. Mawawala agad yan. I mean, yung 1,000 pesos ang mawawala, ah. Patawa ka naman dyan. Miss Aruba ka eh. Ah. 3JC ko ulit. Sir Rox, ako na lang bayaran mo at uoperahan ko yung iBag mo. Ay po. No? Tiyak, may third eye ka pa. Joke lang. Para di ka ma-stress kay Grace Chinsay. Ah, wag galit ah. Ay po. Di ko tekniko, shout out ah. Sir Rox, good evening. God bless always. Bakit sa atin ang hirap mabukas ang bank account? Kailangan sa lugar na iyong tirahan ka magdeposito. Samantalang ang mga pusakal. Ano ba? Kaya hindi pwedeng hindi basahin itong mga comment na to eh. Masama ang loob ko. Totoo, Jane L ka. Akala mo binibiro ka tayo. Eh sayang yung effort na yung gaganda oh. Tapos hindi ko babasahin. Posible ka. Ha? No? Magbukas ng bank account, kailangan sa lugar na iyong tirahan ka magdeposito. Samantalang ang mga pusakal na mandurugas na kawani ng pamahalaan, napakadaling ideposito ang kaban ng bayan kahit saan bansa nila gusto. Totoo yan. Ha? Christian Cheng, shout out ha. Christian Cheng ulit. Ayos laang po na di ninyo nabasa ang comment ko, basta ang importante ay mahalaga. Ba't ang genyo kaga, Christian Cheng, ha? Christian Cheng ulit, oh. Tungkol po dyan sa tinalakay ni vlogcaster din, ako rin, Sir Rox, like what you've said, wala ka titiwala dyan sa survey, lalo yung Pulse Asia na yan. Actually, dapat tawag dyan Pulse Asia, eh. Lalo po, Sir Rox, totally, wala akong katiwa-tiwala dyan sa Pulse Asia na yan. Totoo lang. Totoo. Ewan ko sino titiwala dito eh. Loloko lang nito. Yung survey. Christian Cheng ulit. About pa rin po sa Pulse Asia na yan. Isa yan sa makinarya ni SD Card Pulse President during the campaign. Dahil dyan, hinulma sa survey este. Surgery este survey na yan ang boto ni Ecstasy Extano and friends niya. Katarantaduan na resulta na survey. Totoo ah. Ano yun? Sabi niya oh. Sabi ni Christian Checker. Ano yun? 84% kamo ng mga Pilipino. E 23% kamo, Sir Rox, ng mga Pilipino naniniwala na rampant ng korupsyon na administrasyon mula pa kay Dugong. At di nga lang korupsyon, Sir Rox. Lahat-lahat ng mga anomalya, katiwalian, etc., etc. Totoo yan. Christian Cheng ulit. Bye now. Bye for now, Sir Rox. See you next time. Thank you po. God bless. Thank you, Christian Cheng. Taglaw Vlog. Taglaw Vlog. 9132. Welcome to the club. Ang hindi naniniwala, boss, ang mga trolls na lang. Totoo yan. Ay, mission accomplished, mga boss. O, nagganda ng comment nyo. Nakapag-collab tayo, no? Baka bukas, mabasa ko naman yung... Anyway, iisaw ang tema nung naging comment nyo dun sa, tungkol dyan sa aking... dito, honorable.
Hindi ba pag gani di honorable, ha? Nahipag, ha? Iisa ang tema. Kagulat-gulat ang mga mga naging reaksyon ninyo, mga comment nyo. Oo. Ha? Ito yung isang comment lang po no ni Tia Deli. Dito sa comment ni Tia Deli, doon sa vlog ko kagabi tungkol dito sa kay Honorable Grace Chingsay. Ha? Eh nandito na po lahat eh. Ha? Kaya ito lang po babasahin ko. Ha? Nandito na po lahat ang ingredients sa reaksyon ni Tia Deli, no? Sabi ni friend Sherby Sapeda, ito yung comment niya doon sa vlog ko tungkol dito kay Grace Kisay, ay Kisay, Chingsay, no? Sabi ni Tia Deli, nagpupugay po ng isang Chingsay na gabi sa atin pong lahat, mga barangay Rocky Avenue. Sir Rox, super amazing, unbelievable, sobrang tindi, sobrang grabe, kapatid ng Sister Grace. Ano po bang nangyari? Kaya manang sang damakmak lahat iyong naisubi? Nagsiguro, matalino, manlulokon yung ate. Aanhin ang kayamanan. Salat at wala ka namang date. Ah, wala ka naman date. Bakit di mo pag-isipan? Nararapat lang at mabuti. Kaya manang kinakamkam, huwag kunin ang di sa'yo. Ha? Lalong-lalo na di mo parte. Aanhin ang kayamanan, umaapaw, ubod dami. Di ka man makatulog, nag-iisip ka araw at gabi. Dami mong kayamanan? Aanhin mo ang kayamanan, umaapaw, ubod ng dami. Di ka man makatulog, nag-iisip araw at gabi. Dami mong kayamanan, di naman yan importante. Takdang oras ay darating. Pagsisisi nasa huli, Diyos, dapat mong katakutan. Mahalaga't importante. Sa kanya ay lumapit ka. May puso kang nagsisisi. Huwag nang pag-isipan pa. Di dapat mag-atubili. Gawin mo, nararapat. Maging proud sa sarili. Mahalin ang kapatid. Pinapayo ng marami. Dapat pantay-pantay pagmamahal bilang ate. Kaya man ang naipon mo, share mo, dapat tamang parte. Huwag mong pahirapan pa. Husgado at mga korte, kapatid, maawa ka. Ang kaso mo ay simpleng-simple. Sana lang makinig ka. Payo ni Tia Deli, galit ay mawawala, naka-smile na parati. Di ka ba ma-happy kung buo ang family? Sa'yo din magiging proud pati si Bayaw Roque. Kaya to all ay good night. Stop po sa pag-worry. Bukas po magbabalik malupit niyong Tia Deli. Signing off na po. Baka signing off na po ako. God bless po everybody. Ah? Shout out friend Amy Bingson. Oh. Ito pa isa. Comment naman ni 3JC Hopa. Si Jane L po to. Sabi niya. Doon sa vlog ko ito kahapon tungkol dyan kay Grace Chingsay na yan. Chingsay, hindi Tingsay. Sabi ni 3J Shop. Sir Rox, kahit saan man, korupsyon, parte na yan ng mundo. Makasalanan pero hindi ko mo parte na ng mundo, eh hindi na natin pipigilan. Yang ginawa ni Grace Chingsay sa iyo, tama lang na ipaglaban nyo ang tama. Ang Diyos ang tutulong sa inyo mag-asawa para makamit ninyo ang katarungan. Go, go, go lang Sir Rox. Pero ang advice ko lang bilang pagmamalasakit eh, huwag mong dibdibin masyado kasi mas importante ang health natin. Kayong nababanggit mo ang pangalan ni Grace eh, nasisira ang mood mo. Tawa kang tawa. Huwag yan, sige ka lang, wrinkles mo. Oh, basta cool ka lang at maayos din yan in God's time. Salamat, friend Jane. Ah. O, hanggang dito lang po. Punta pa ulit ang hospital eh. Oh, 4 na pala. Oh. God bless mga boss. Ah.